Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah effect. At ngayon, al-babus sabi fil gusli. Chapter 7 tungkol sa gusul. Al-mas'alatul ula, ang unang aralin inshallah. Ma'na al-gusli wa hukmuhu wa daliluhu. Ano ang ibig sabihin ng gusul? Ano ang hukom dito o hatol? At ano ang dalil dito o batayan? So dito, ma'nahu al-guslu logatan, masdarun min al-gusli shay, yagsiluhu gaslan, wa guslan. So literal na kahulugan nito, sa mga salita, sa Islam, laging merong dalawang kahulugan. Ano yung dalawang kahulugan na binibigay? Literal at saka technical o islamikong kahulugan. Logatan, ibig sabihin, logatan, ano ibig sabihin ng loga? Language, ito ibig sabihin, iting linguistic na meaning niya. O sa ibang salita, literal na meaning. At kapag sinabing syar'an, yung kahulugan niya sa relihiyon o kahulugan niyang islamiko, maaaring sabihin istilahan, istilah o mustalah, ibig sabihin terminolohiya bilang Islamic terminology. So madalas ibinibigay ang literal na kahulugan ng mga Islamikong terminolohiya para malaman natin yung literal na kahulugan nito dahil may kinalaman kadalasan ng mga ito at para malaman din natin ang relasyon ng technical na kahulugan nito doon sa literal. Okay? Halimbawa niyan sa sala, yung sala na nalalaman natin, ito yung sala na 5 beses araw-araw. Pero anong literal na kahulugan ng sala, saan ito galing? Galing ito sa salitang sila. Saan? Hindi, iba pa yun. Kapag sinabing literal na kahulugan, kumbaga siya yung ano, yung kumbaga etymologically, siya yung pinanggalingan ng salita. Sa sala, galing ito sa salitang sila, ibig sabihin ng sila, dugtong. Wasala, yuwasilu, idinugtong, idinudugtong, so yun siya, sila. Kasi ang sala, bakit kaya siya tinawag na sala? Koneksyon ng tao kay Allah. Idinudugtong ng tao ang kanyang sarili kay Allah sa pamagitan ng sala. Yung zaka naman, zaka, ang literal na kahulugan ng zaka ay pagpapadalisay. Pagpapadalisay, yung tazkiya, galingin doon. O kaya yung namu, yung paglago o paglaki. Ang zaka, kaya itong tinawag na zaka dahil ito ay pagpapadalisay ng tao sa kanyang yaman. Pagpapadalisay ng mananampalataya sa kanyang yaman. Yung sadaka, diba kawang gawa? Saan galing salita ang sadaka? Alimbawa, sadakallahul adhim, yung sinasabi, diba? Ano yun, nagsadaka si Allah, nagkawang gawa si Allah? Hindi, diba? Sadaka, ibig sabihin, yung pangalan ni Abu Bakar Siddiq, yung Siddiq, galing yun doon sa sadaka. Anong ibig sabihin ng Siddiq? Makatotohanan. O di yung sadaka, nagsabi ng katotohanan. Yung sadaka, nakawang gawa, ay galing sa salitang sadaka na nagsabi ng katotohanan dahil ang sadaka, nakawang gawa, ay ano kaya? Ano? Pagpapatotoo sa kanyang pananampalataya.
So ito yung gusol, ang literal na kahulugan niya, masdaron minal gusli shay. Itaro ay nanggaling sa salitang gusol, yung gusli shay, paghuhugas ng anumang bagay, paghuhugas sa isang bagay. Wahuwa, tamamu guslil jasadi kulluhu. At ito yung paghuhugas o pagbasa sa buong katawan. Yun yung gusol. Okay? Yung wudu ba pwedeng tawaging gusol? Yung wudu pwedeng tawaging gusol? Hindi, hindi pwede. Kasi nga ibig sabihin ng wudu, ibig sabihin ng gusol dito, yung huhugasan yung buong katawan. Buong katawan ba hinuhugasan sa wudu? O hindi. So yun yung pinagkaiba nila. Wa ma'nahu syar'an, ang kahulugan nito sa Islam, ta'mimul badani bilma. So may kita nyo dito, may kinalaman siya doon sa literal na kahulugan. Ta'mimul badani bilma, ibig sabihin, paghuhugas sa buong katawan o sa isang kahulugan, yung pagbabasa, yung mababasa ang buong katawan. Okay? Sa wudu, hindi naman buong katawan, di ba? Sa wudu, hindi naman kasama yung tuhod, hindi naman kasama yung balikat, hindi naman kasama yung hita. Pero sa gusol, kasama lahat ng buong katawan. Kasama yung so'ah. Anong so'ah? Yung maselang bahagi ng katawan. Magkaiba ang so'ah sa aura. Yung aura, yun yung dapat natatakpan sa sala at hindi rin dapat makita ng iba. Pero yung so'ah, ito yung mismong private parts ng tao. So'ah. Katulad doon sa Quran, di ba, yung natalakay natin, kinadan at Eva, wabadat lahuma, saw'atahuma. At nung kumain sila mula doon sa pinagbabawal na puno, naging hayag sa kanila ang kanilang maselang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng awareness na sila ay nakahubad pala, walang damit doon sa paraiso. Sa nga syar'an, ng kahulugan ng gusol, ta'mimul badani bilma, ang pagbabasa sa buong katawan sa pamagitan ng tubig, o istimali ma'in tahurin fi jami'il badan. Kahulugan din ito paggamit ng tubig na dalisay sa buong katawan. Paggamit ng tubig na dalisay sa buong katawan. Ala sifatin maksusa, ayon sa paraan na tukoy. Okay? Ayon sa paraan na tukoy. Ala wajhit ta'abudi lillahi subhana. Ayon sa layunin na ang gusol na ito ay ginagawa mo bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. O syempre bilang kondisyon din sa iba pang mga gawaing pagsamba na obligado dito ang tahara. So isa-isahin natin itong kahulugan ng wudu sa sharia. So yung ta'mimul badan, ibig sabihin buong katawan, so ibig sabihin lahat ng buong katawan mababasa. Okay? Kasama na dito yung tenga na katulad ng hinugasan sa wudu, dapat mababasa yung loob at likod ng tenga. At sa gusol, kasama rin dito yung pagmumumog at paghuhugas ng ilong. Kasama yun lahat. So dito, estemalo main tahur, paghugas ng o paggamit ng malinis na tubig. Maun tahur, tahur, ibig sabihin ng tahur, kasing kahulugan nito ng tahir. Ano ibig sabihin ng tahir? Dalisay. Ano root word ng tahir? Tahura, di ba? Yung tahir, ano ba yun? Fa'il yun, di ba? O, di ba? Ganun din yung format niya. Tahir, ibig sabihin siya ay nagtataglay ng tahara. At yung tahir, actually maaari siyang magamit sa tubig, di ba sabi dito maun tahir? Estemalo maun tahir, ibig sabihin, o maun tahur, ibig sabihin hindi pwedeng gumamit ng tubig na may najis. Okay? At ang tubig ay nagkakaroon ng najis kapag nagbago ang kulay
lasa at yung amoy nito. Pag nagbago yung physical na katangian nito. At maaring ang tubig ay hindi magiging najis, pero kapag nagbago ang mga katangian na ito, hindi rin siya saleh o pwedeng gamitin sa gusol o wudu. Katulad halimbawa, yung soft drinks, hindi yun pwedeng pang wudu kasi nagbago yung nagbago soft drinks, yung kulay, tsaka yung lasa, o pati amoy, masabi natin nagbago na rin yung kanyang amoy. So hindi pwedeng pang wudu. Kape, juice, kahit anong tubig na, kumbaga malaki yung ipinagbago niya mula doon sa original niya na anyo. Malaki yung pinagbago doon sa original niya na anyo, sa kanyang amoy, lasa at kulay. At sinabi dito, fi jami'il badani, katulad ng kahulugan kanina sa buong katawan. Ala sifatin maksusa, ayon sa paraan na tukoy. So merong tukoy sa sunna na paraan ng paggugusol, pagpaliligo. Pero katulad ng matatalakay natin mamaya, madadaanan natin kung may oras pa inshallah, na ang gusol pala ay maaring kamil. Ano ibig sabihin ng kamil? Kompleto. Anong root word ng kamil? Kamala o kamila. O yung kamil, fa'il din, di ba? O yun, ganun, pare-pareho lang yung format niya. Basta yung fa'il, siya palagi yung merong katangian nung root word, o siya yung gumagawa nung root word na pinanggalingan niya. So meron guslon kamil, kompleto, ibig sabihin ng guslon kamil, kompleto ayon sa sunna. Okay? Pati yung pagkaka-arrange, kung ano yung nauuna, ano yung susunod, ano yung mahuhuli, ayon sa sunna. Pero meron din tinatawag na mujzi. Ang mujzi, ito yung gusol na sapat. Sapat na para maituring na ang tao na gumawa nito ay nakabalik na sa tahara. Mujzi. At dito, ala wajhit ta'abudi lillahi subhana, nagagawin daw ang gusol bilang pagsamba kay Allah. Ano kayang ibig sabihin nito? Gawin ang gusol bilang pagsamba kay Allah, anong ibig sabihin? Dapat may niya. May niya ka na ikaw ay magugusol para makabalik ka sa tahara. Okay? So hindi ito katulad nung ginagawa ng tao na absent-minded lang. Halimbawa, maghihilamos siya kasi nainitan o naligo kasi nainitan. Hindi may tuturing na gusol na sa pamagitan nito ay babalik ka sa tahara. Kailangan ng niya. Okay? Itong kahulugan, kapag sinabi, ala wajhi ta'abbudi lillahi subhana, sa anyo ng pagsamba. So, ginagawa mo ito bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, pangalawa, hukmuhu, al-guslu wajibun ida wujida sababun li wujubihi. Ang gusol daw ay obligado kapag lumitaw o dumating ang dahilan para ito ay maging obligado. Okay? So ibig sabihin sa usapin ng gusol, maaring ito ay magiging wajib. Okay? O maaring magiging mustahab lang siya o kaya ay mubah. Pero may mga pagkakataon na ito ay magiging wajib. At ito nga yung unang hukom dito. Okay? Kasi nga sa mga ahkam at taklifi, maaari na yung isang bagay ay magkakaroon ng iba't ibang hukom. Pero meron siyang pangunahing hukom. So, katulad kanina dun sa dikir, di ba dun sa khutbah, ang dikir, ang unang hukom dito ay sunnah. Pero kapag ito ay bahagi ng sala, bahagi ng mga wajibat at arkan ng sala, ito ay nagiging wajib din. At ang dua o ang dikir ay maaari ring maging haram. Diba?
Kailan magiging haram yung dikir? Pag nasa loob ng CR o kaya para doon sa junub. So ganito rin sa yung madalas na tinutukoy sa mga aklat ng fiqh pagdating sa mga hukom, yung pangunahing hukom sa kanila. Pero syempre, maaari nga na magbabago-bago ito, depende sa kalagayan. Okay? So ang gusto ay wajib kapag lumitaw ang pangangailangan dito. At ang pangangailangan dito ay ang sinabi ni Allah sa Suratul Ma'idah, chapter 5, verse 6, wa in kuntum junuban fattahharu. At kung kayo ay junub, ay magpadalisay kayo. Na dito, sa tafsir ng junub dito, kasama yung nawala o nasira ang kanyang tahara dahil sa pakikipagtalik, o kaya siya ay nasa hadath akbar, kumbaga, siya ay nasa hadath akbar, na ang hadath akbar na ito ay mawawala lamang, ibig sabihin makakabalik lang siya sa tahara mula sa hadath akbar sa pamagitan ng ano? Ng gusul. Sasabi, magpadalisay. At ang pagpapadalisay dito, ang unang tinutukoy na paraan ay ang gusul. Pero siyempre, karugtong ng ayan na ito, pag walang tubig, o kaya nakapinsala ang paggamit ng tubig, pwedeng ipampalit dito ang tayammum, hindi wudu. Okay? Hindi wudu. Bawa, hindi mo kaya mag-gusol, isipin mo mag-wudu ka lang, hindi pwede. Tayammum ang ipangpapalit sa kanya. Tayammum. Bawa, legal kasi na dahilan yung konti lang yung tubig, kulang yung dala yung tubig. Halimbawa, nasa disyerto kayo, yung tubig nyo, pang-inom lang, mag-tayammum kayo. Hindi pwede mag-tayammum ang ipangpapalit sa gusol kung mayroong pangangailangan dito. At gayon din, binanggit sa mga batayan, wal ahadithul lati wurida fiha kayfiyatul gusli an adadin minas sahabati nakalan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi. At ang iba pang mga hadith tungkol sa gusol, kung paano ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ng mga sahaba, lahat ng ito ay dalil na wajib ang gusol kapag kailangan ito. Okay? Wasayati tarafun minha kariban inshallah. At lilinawin nga natin ito inshallah sa mga susunod pang usapin. Pangatlo, ito na. Yung maujibatuhu. Maujibat, ibig sabihin, siya yung nagiging dahilan kung bakit magiging wajib ang gusul at hindi magiging sapat ang wudu lang. Okay? Maujibat, ibig sabihin nagiging dahilan kung bakit o magiging dahilan na dapat kang maggusul at hindi sapat ang wudu. Maujibat, galing ito sa salitang, sa palagay niyo, wajaba o wajib. Okay? Ibig sabihin, nagiging dahilan para maging wajib ang gusul. Okay? Wajibul guslu lil asbabil atiya. Ang gusul ay nagiging wajib sa limang kadahilanan na tinukoy dito. Nagiging wajib ang gusul sa limang kadahilanan. So bakit ganito yung pagkakasabi? Kasi maaring mangyari na ang gusul ay hindi wajib sa tao. Pero pwede pa rin niyang gawin. Halimbawa niyan, di ba, hindi ka naman junub, umihi ka lang, tapos naligo ka, intention mo gusul para sa tahara, ginawa mo siya ayon sa sunnah. So yun ay magiging dahilan pa rin para makabalik ka sa tahara. Hindi wajib sa iyo ang maggusul, pero either way, nakabalik ka pa rin sa tahara sa pamagitan ng gusul. Kahit sapat na yung wudu para sa iyo. Dahil sa pagitan ng wudu at ng gusul, mas mataas ang gusul, kaya pwedeng maging sapat ang gusul para maibalik ka sa tahara sa anumang hadath, yung hadath asgar na nangangailangan lang sana ng wudu. Pero yung baliktad, hindi pwede. Hindi pwedeng magwudu ka lang sa hadath akbar na kailangan ng gusul. Okay? So yung gusul, pwedeng gawin mo
para sa hadath. Asgar, perang budu, hindi mo pwedeng gagawin para sa hadath akbar. Kailangan maliligo ka talaga. Kailangan mo talaga maggusol. Aning hadath asgar? Yung pag-ihi, pagdumi, yung kailangan lang ng budu para makabalik sa tahara. At yung hadath akbar, yung pagiging junub, yung haid, yung nifas, ito ay nangailangan ng gusol. Okay, yung una na kailangan ng tao ng gusol, kurujul mani min makhrajihi, ang paglabas daw ng semen mula sa pinanggagalingan nito. Wa yushtarat an yakuna dafakan biladdatin min dhakarin aw untha. At ito ay may tuturing na lumabas nga kapag ito ay, ibig sabihin, nag-exit talaga siya mula doon sa sabihin natin private part ng lalaki o babae. Yun yung may tuturing na khurujul mani o paglabas ng semen. Kasi ang semen, nasa katawan naman talaga siya. Pero anong paraan para masabi na ito ay lumabas na at dahil dito ay kailangan mong maggusol, ito yun. Kailangan lumabas talaga siya. Yung dafak actually dito, yung pagtalsik, kumbaga pagtalsik, pagpulandit o iba pang kahulugan niya. So sinabi nga rito, wa in kuntum junuban fattaharu. So itong junub dito, hindi lang ito yung tao na nakipagtalik. Basta may lumabas sa kanya na semen, ito ay nakakasira ng tahara sa hadath akbar, kailangan ng maligo. Again din sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha fadakhta al-ma'a fagtasil. Kapag mayroong lumabas sa inyo na semen, ikaw ay maligo. Ikaw ay maligo. Malam yakun naiman wa nahuhu fala tushtaratul ladha lianna naim kadla yahussu bihi. So kung halimbawa naman yung natutulog, merong lalabas sa kanya na semen, yung tinatawag na wet dreams, maaaring hindi niya ito nararamdaman, pero pareho lang, nagiging junub siya at kailangan niya ring maligo. Kailangan niya ring maligo. At ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma su'il, lang siya itinanong, hal alal mar'ati guslun idah talamat, kahit daw bababae na magkaroon ng wet dreams ay kailangan din maggusol. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am idara atil ma. Oo, kapag nakita niya yung bakas nung semen, wa hadha kulluhu mujamma'un alayhi, at ang lahat ng ito ay tumutukoy sa bagay na ito, sa pagiging obligado ng gusul para sa paglabas ng semen, dahil ito ay hadath akbar na maituturing. Ngayon siyempre kasama rin dito yung masturbation, na yun ay haram, pero yun nga, dahil ito ay paglabas din ng semen, ito ay nakakasira pa rin ng tahara, ito ay hadath akbar pa rin na matuturing at kailangan ng gusol. Pangalawa, tagyibu hashpatid dhakar kulluha o kadriha fil farj. Yung pakikipagtalik daw ay nakakasira ng tahara at nakakagawa yung tao ng hadath akbar, kahit pa yung pakikipagtalik ay nagkaroon ng pagpasok ng ari ng lalaki doon sa babae, buo man ito o bahagi lang nito. So yun ay parehong nakakasira ng tahara sa hadath akbar na tinatawag. At dito nga lilinawin natin yun nga, wa illam yahsul inzalu bila ha'il. So kanina, di ba, yung nagiging dahilan na maging wajib ang gusol, yung paglabas ng semen. So kanina ba, wang nagtalik yung lalaki at babae at walang lumabas na semen, pareho lang.
sira pa rin yung kanilang tahara at nakagawa sila ng hadat akbar, kailangan pa rin nilang maligo. Ito ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam Muslim, idha jalasa bayna syab'iha al-arba wa massal khitan al-khitan wajaba al-gusul. Yung nga kapag nakipagtalik daw yung lalaki sa babae ay nagiging obligado ang gusul. Pangatlo, Islamul kafir walaw murtaddan. So sa kapag may nag-Muslim daw, wajib sa kanya ang mag-gusol. Okay, wajib. Halimbawa yung tao, dating Kristiyano, magmumuslim, okay, dating Muslim, nag-murtad, tapos nag-Muslim uli, kailangan niyang maligo. Lian na Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amara Qais bin Asim, hina aslama, anyagtasil. Ito ay iniulat ni Abu Dawud. Inutusan daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Qais bin Asim na maligo matapos ito ay nag-Muslim. Pero syempre, may iba pang pananaw yung mga scholar dito. Ang iba ay nagsasabi, ang paliligo para sa bagong nagsyahada ay sunnah. Walang problema kung later on na siya makakapaligo kasi hindi naman palaging madali para sa tao ang makapaligo. Halimbawa, nagsyahada siya, tapos magsasala na, wala nang oras para maligo, walang lugar para maligo, sa pwedeng later on na siya maligo, walang problema. Basta nagsyahada siya, tanggap na ang kanyang pagiging Muslim, pwede na siya magsala. Hindi kailangan na maligo muna siya bago siya makapagsala. Okay, nilinaw lang natin para hindi mali na maunawaan, insyaAllah. So, pangatlo na yun. Pang-apat, inkita'u damil hayd wan nifas. Kapag natigil na ang pagdurugo dahil sa buwan ng dalaw at nifas, yung pagdurugo dahil sa panganganak. At ito ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Aisha. Hadith ito na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim na di hadith Aisha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatima bint Abi Hubaysh, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Fatima bint Abi Hubaysh, ida akbalatil hayda fa da'is salah wa ida adbarta wa ida adbarti. Teka, ano pala to, muannath? Ida akbaltil hayda fa da'i as-salah. Kapag dumating ang buwan ng dalaw ay huwag kang magsala. Wa ida adbarti fagtasili wasalli. At kapag tumigil na ang buwan ng dalaw ay maligo ka at saka ka magsala. Ibig sabihin, mauunang maligo ang babae pagkatapos ng kanyang buwan ng dalaw bago siya magsala. Kailangan niya maligo muna. Wajib maligo muna para makabalik siya sa tahara mula sa hadat akbar ng haid. So ganyan din yung nifas. Yung pagdurugo matapos sa panganak, kailangan din ng gusol. At panglima, panghuli, inshallah, al-maut. Ang kamatayan. Ibig sabihin, kapag namatay yung Muslim, kailangan niyang maligo. Pero syempre, hindi naman siya makapaligo sa sarili niya, di ba? Sa papaliguan siya ng iba. At ito ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Senator. Number 3. Hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So sabi nga, fi hadith, gasli ibnatihi Zainab, hina tawafayat. Nang namatay yung anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Zainab, agsal na ha, pinaliguan daw ito, yung anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos yung isa pa niyang anak, si Ruqayya, namatay naman yun sa Madina, yung unang asawa ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Actually, lahat ng mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nauna sa kanyang mamatay, liban kay Fatima. Again din, waqala fil muhrim, igsilu bimain wasidir. At kung ang namatay daw ay nasa kalagayan ng ihram, nag-umra o nag-hajj, ganun din, paliguan daw siya yung bangkay ng tubig na may sidir. Wadalika ta'abudan li'annahu law kana an hadathin lam yartafi ma'a baka'i sababihi. At syempre, itong pagpapaligo daw sa gusul ay ta'abud, pagsamba. Ibig sabihin, ginagawa natin ito dahil inutos ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kasi isipin nyo, bakit papaliguan yung patay? Pag pinaliguan ba siya, babalik siya sa tahara? Hindi na tahara yung usapin dito. Okay? Ang usapin dito, yung pagiging wajib ng gusul para sa namatay na sinusunod natin yung sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So nananatili siya sa kanyang kalagayan na patay na siya, kumbaga, at ginagawa natin ito hindi sa usapin ng, kumbaga, para maibalik siya sa tahara kasi patay na siya, pero bilang pagiging obligado sa gusul, kaya isinama siya dito sa chapter na ito, alhamdulillah. So susunod, tatalakayin na natin inshallah yung sifatil guslu wa kayfiyatuhu, ang paraan ng paggusol, inshallah. At gayon din yung mga gawain na natalakayin na natin, mga gawain na wajib dito maggusol, tatalakayin din natin mga gawain na sunna rito ang maggusol at iba pang mga bagay, inshallah. So dito na lang, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.